Wala rin siyang shade names. Hindi ko lang din magets yung iba dito. Like, oh my god! Hey guys! What's up? It's Rene and welcome back to my channel. For today's video, magre-review tayo ng eyeshadow palette. I love eyeshadow palettes talaga kasi addict ako sa eye looks. So, nung 99 sale, meron akong nakitang sobrang murang eyeshadow palette na below 100 pesos. So, sabi ko, what? Below 100 pesos na eyeshadow palette? So, in-add to cart ko siya. And then, nung 99 sale, check out. I am talking about these palettes right here. These are the Lameila eyeshadow palette. Dalawa yung binili ko. Actually, dalawang ganito. And then, isang parang malaki. Itong dalawang to, ito yung below 100 pesos. So, na-shock ako. So, sabi ko, wow, below 100 pesos na eyeshadow. Check natin yan. And then, ito namang isa, yung medyo malaki. Actually, ang ganda ng packaging niya. Medyo holographic. This is parang nasa 130 pesos. Pero, it's still affordable, di ba? Wala pa akong suot na ibang other makeup. Wala pang lipstick, blush, and bronzer. Kasi ito try muna natin tong mga eyeshadow palette na to. Normally, ginagawa ko muna yung eyeshadow ko regardless kung powdery siya or not. Pero for the sake of this video, ayun, inuna ko muna yung face ko. If may fallout, bake tayo under eye para lang makuha niya yung fallouts para ma-brush off siya. Dalawa yung kinuha ko na eyeshadow palette ng gantong packaging. Actually, wala siyang pangalan eh. Ang nakalagay lang talaga, Lameila 10 Color Eyeshadow. Ayan, so as you can see, talagang naka-plastic pa siya. And ayun, I got the shade number 1 and number 2. It's cute kasi pink yung packaging niya. Okay, so this is eyeshadow palette number 1. Pagbukas mo, ganito yung itsura. Oops. Okay, so meron siyang parang typical sponge. I'm not sure kung ano talaga tawag. Anyway, ito yung pagbukas niya. Meron siyang ganito, dumikit lang sa mirror. Wala rin siyang shade names, pero that's okay considering below 100 pesos naman siya. It could pass. So, ang name lang niya is number 1, 2, 3, 4, 5. Eyeshadow palette number 1 is more on the bronzy kind of color range. Merong tatlong matte, and then the rest is shimmer. So, that is eyeshadow palette number 1. Moving on to eyeshadow palette number 2. So, same packaging. Meron siya nung yung ganito. Gaya sa eyeshadow number 1, ganun din yung naming convention niya. Like, number 1, 2, 3, 4, 5. Meron din siyang ganito. The typical brush na hindi ginagamit ng karamihan, di ba? This is completely matte. Unlike dito na merong shimmers and merong mattes. May tatlong matte. Dito naman is purely matte and falls on the berry side. So, pinks, reds, oranges, mga ganun. And then, this is the third palette. This is Lameila Desert Eyeshadow. Actually, hindi ko talaga alam yung name niya. Kaya sobrang haba sa Lazada. Holographic siya. Very cute, diba? And then, open natin. Ayan, so ito siya, Lameila Color Geometry. And then pag open mo is, ay, oh, oh my god! Oh my god, natanggal to! Oh my god! Nashock ako! Parang hindi ko alam kung okay na ba siya for 129 pesos, but nalaglag to. So, ayun. Anyway, ito yung nalaglag. So, nakalagay talaga siya originally dito and then nalaglag siya. Yeah. Ito naman medyo halo-halo yung colors niya. So, I think meron naman akong magagawa sa shadow na to na same with this one. Okay? So, for this one, ayan, meron siyang shade names. Kaya lang, I'm not sure kung nakikita, pero parang color blind ba tong mga to? Parang pink tas green. Okay, let's start first sa eye na to. Using the 10 colored eyeshadow palette. For my crease color, kinuha ko yung nasa all matte shadows. Hindi naman siya ganun ka-pigmented. Parang you can build it up. And the good thing is, hindi siya powder. So, very simple lang yung eyeshadow look na gagawin natin. Mag-bronzy eye look tayo like I usually do. For my outer V, I'll use this color. Parang medyo dark brownish color siya. Slowly, idadrag natin siya sa crease. Ayan. So, parang ilalagay lang natin yung eyeshadow dito. And then, pag konti na lang, idadrag natin siya sa crease. Ayan.
then let's blend everything out using the same brush na ginamit ko kanina dun sa parang orangey. I-blend lang natin so that blended yung dalawang color. For my lids, kukunin ko yung nandito sa may shimmer na shadows, and then ito yung kukunin ko. Ayan, this one. I normally use my fingers kapag nag-a-apply ako ng shimmery shadows just because parang mas intense siya compared sa brushes. This time, parang lalagyan ko muna siya ng brush. Pero, as you can see, walang color na nangyayari. So, I'll just use my fingers instead. So, I really don't like my lid color. So, papatungan ko siya ng ito, papatungan ko. Para medyo mag-lighten up siya. Ayan. Yung shimmers niya, hindi siya ganun ka-intense. Like, sakto lang siya. Well, it's not really pigmented. Moving on, dito sa eye na to, ayun, I'll use this shadow, yung mas malaki. For my transition, I'll use the shades Fantasy and Daydream. So, paghahaluin ko sila. Ito yung parang magiging transition color natin. Dito sa eyeshadow na to, medyo matagal yung build-up niya ng color. Unlike dun sa 10-colored eyeshadow na hindi siya ganun ka-pigmented, pero 3 layers, ganun, okay na. Pero dito kasi parang nakaka-8 layer na ako, pero dun pa lang siya talaga nag-show. Ang mabuti lang dito is hindi siya powdery. For the outer V, I'll take the shade Tease. Gaya ng ginawa ko dito, ilalagay ko lang siya sa outer area ng eye ko, and then idadrag ko siya sa crease ko. Hindi ko alam kung anong lid shade ko kasi medyo walang similar. Try ko lang. I'll take the shade Spank. So, medyo weirdon ako dito kasi may mga white reflexes siya. So, hindi ko alam kung para saan yun. Lalagay natin siya sa lids ko using my fingers. And then, I'll apply the shade Crave on top of it. Okay, so we're almost done. Ang kulang na lang is yung brow bone color. For this eye, ang gagamitin kong brow bone color is itong color na to. Ito yung sa lahat matte. For the other eye naman, I'll use the shade Lace. Mas madali lang banggitin yung mga shade names ito kasi meron siyang pangalan. Unlike sa isa na ito. So, ayun. Yun lang yung parang na-appreciate ko dito sa palette na to. Maglalagay lang ako ng mascara ko, ng blush, ng bronzer, and ng lipstick. And then, I'll give you my thoughts about this eyeshadow palette. Ayan! So, okay, I am back! First things first, dito muna tayo sa eyeshadow palette na to. This is 78 pesos each. So, diba? Below 100 pesos. For the quality of the product, I do think it's in the middle kasi medyo may lacking lang. Like, for example, sa palette number 1, yung merong shimmery shadows. Yung shimmers nila is hindi ganon ka-pigmented. Like, itong nasa eye ko na to, hindi siya ganon ka-pigmented. Okay, so this is the sample swatch. Makikita mo talaga na hindi siya ganon ka-pigmented. Like, girl. Parang kulang. Kulang siya sa pigment. Yun lang yung parang feel ko na kulang sa kanya. The rest is okay kasi buildable yung mattes niya, and maganda naman yung pagkaka-apply. Hindi nagsiskip. Hindi rin siya powdery, which is good. Hindi OA yung pigment niya. Like, hindi sumisigaw na parang ang hirap i-blend. This is perfect for beginners. Like, kung nagsistart ka pa lang kasi it's super affordable. Moving on to this palette, yung marami. Okay. This is 140 pesos naman. For this one, honestly speaking, hindi ko siya nagustuhan kasi kulang na kulang talaga siya sa pigment. Yung matte shadows niya, parang 8 times ko na ginaganon, dun pa lang lumalabas yung color niya. And yung shimmers niya, hindi ko gusto kasi medyo chalky siya. Medyo nag, I don't know, parang chalk texture. Ganun yung feeling. And ito, nalaglag talaga siya, sis. As in, hindi ko lang din magets yung iba dito. Like, may mga white something. So, hindi ko alam kung para saan yun. This is a no for me, honestly. And, mas nagustuhan ko to compared
dito, panalong panalo ka na talaga dito kasi below 100 pesos lang siya. Honestly speaking, you should give this a go. Lalo na kung beginner ka pa lang sa eyeshadow, this will work for you. Okay lang din naman pala yung shimmers ito, maarte lang talaga ako. So that completes my review sa Lameila Eyeshadow. Get your hands on this product kasi good quality, well, in the middle, pero you know, perfect for beginners. Although ito, I don't suggest na kunin nyo at all kasi medyo mahirap siyang, alam mo yun, i-control. I highly recommend this na bilhin mo if you're really interested sa murang eyeshadow palette. This will work talaga. Leave me a comment down below kung na-try mo na rin ba itong mga eyeshadows na to. Pareho ba tayo ng experience sa kanya? Gusto ba yung quality ng eyeshadow palette niya? Meron ka na rin bang na-try na ibang Lameila products? Let me know. Let's discuss it down below. Give this video a like kung nagustuhan mo itong video na to. And if you're new to my channel, don't forget to click that subscribe button down below and the bell notification beside it for notifications if I upload again. Thank you so much for watching. I will see you again on my next video. Bye! Bye!